Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, titingnan naman natin ang first impression namin sa bagong-bago na Nissan Terra VL Automatic 4x4. Oh, mag-grocery muna tayo. Tara na! Pero bago tayo mag-grocery, kukunin muna natin yung micro SD kay Facundo. Para may gamitin tayong isa pang camera. Napakasarap ng pakiramdam. Bagong-bago, wala pa sa market. Sa totoo lang, ngayong petsa na to, wala pa sa market ang Nissan Terra, pero may access na kami. Maraming salamat sa Nissan Philippines sa pagpapahiram nila nitong bagong-bagong Nissan Terra. Grabe, kung nandito kayo mga katandem, maaamoy nyo, bagong-bago, new car smell, ang nakaka-addict na smell. Ito yung maaamoy nyo pagpasok nyo ng Nissan Terra. Grabe yung kulay na nilagay nila, ito yung hindi mga pangkaraniwan na kulay na inilalagay sa loob ng interior. So yung iba kasi pula, itim, o kaya yung mga ganito, beige or light gray. Ito kasi may mauve na color, yung mapula na ma-brown na ma-maroon, ganong kulay siya. And ito lang masasabi ko sa inyo ha, napakasarap sa pakiramdam. Premium na premium lahat, pati gilid, lahat ng tatamaan ng braso at siko mo, padded at may kulay, oh, di ba? First impressions muna tayo sa exterior. Ang napansin namin, yung ilaw na gustong gusto namin sa Navara Pro 4X, yung apat na square-square na maliliit, ganun din yung ginamit nila dito, grabe. Quad LED. Yun, type na type namin yung itsura, ibang-iba talaga. Sa totoo lang, parang ang papasaya na ito na next generation patrol no? Kung nilakihan lang ng konti, patrol na pwede na. Isa pang napansin ko dito, yung likod kasi niya, tinanggal nila yung makapal na chrome garnish na may nakalagay na Terra. Ngayon kasi, Terra na lang talaga yung nandun sa likod. Yung mismong letters na lang ang may chrome. Mas social, mas simple, pero mas malaki naman yung naiangat niya, improvement niya with regards to aesthetics. Yung ilaw din, hindi lang masyadong mapapansin, pero iniba rin nila yung taillights. Maganda yung pagkakaayos ngayon at saka nakalabas kasi siya and more on 3D effects na kasi siya. Nakakuha na natin yung SD card kay Edward, kaya tuloy na muna tayo. Pero hindi pa lang muna tayo mag-grocery. May bibilin lang kami kasi mag-birthday na si Cass soon. Bibilin natin siya ng shoes at bibili rin ako ng brief kasi bibili ko na. Ay, nako, bayan. Pero ito kasi, yung pagbili namin ng sapatos ni Cass, request niya kasi talaga yon. Kaya syempre, bilang mga magulang, mahirap naman natanggihan kasi nga birthday, nag-request ng sapatos. E di syempre, ibibili na namin. Kaya yan, ngayon, ready ako. Dinrowing ko na yung paa niya kasi sa totoo lang, yung mga bata ngayon, napakahirap nilang hanapan at bilihan ng damit at sapatos kasi nga hindi sila pwedeng lumabas. So pag sa sapatos, ang ginawa namin, dinrowingan namin sa papel para kuhang-kuha yung haba at lapad ng paa niya. Balik muna tayo sa sasakyan. Siyempre, dahil Nissan to, wala kaming masabi sa aircon. Plus ngayon, umaambon, umuulan pa. Kaya talagang malamig dito sa loob. Noteworthy din ang suspension. Sobrang komportable kahit mga uneven roads o yung asfalto na hindi pantay-pantay o kaya yung semento na hindi pantay-pantay, kayang-kaya niya kahit tulinan mo, pwedeng-pwede. Paakyat din tayo ngayon ng Tagaytay, so sa engine power, kayang-kaya, parang hindi paakyat yung kalsada. easy lang. At isa pa, yung mall nga palang pupuntahan natin ngayon kasi ayaw kasi namin ng mga pure aircon na mall. So ang pupuntahan nating mall ngayon ay medyo open siya. Oh, open talaga siya. Yung mismong mga stalls lang niya, yung mga boutique lang niya yung may aircon. Pero pag naglakad ka sa labas, open air siya, as in free flowing air, ganon. Oh, mas open ang air, mas safe din tayo. Swerte ng mga nasa Baguio, no? Yung SM nila doon, open air eh. Itong interior ng bagong Nissan Terra, grabe, sobrang laki ng in-upgrade nila. As in, yung mga features niya ngayon, texture, color, choice of equipment, o choice of, ang tawag dito?
choice of choice of design, layout, and tech. Yun na nga, tech. Ay, grabe. Swak na swak talaga sa panlasa ng kahit na sino. Kasi sobrang eye-catching, sobrang ganda niyang tingnan. At saka, ano eh, ibang-iba talaga eh. Sobrang anlayo dun sa previous model. Ito talaga yung parang feeling mong masulit bilhin. At saka, mas okay sa mga taste ng mga kabataan. Ayan. Yung dating design kasi ng interior ng Terra, hindi naman pangit, no? Pero parang ano siya eh, medyo kahit papaano, medyo ano eh, naiwan siya sa design sa mga bagong SUV ngayon. Pero ngayon, nako, talaga naman, luxurious na ang datingan. Wow factor, kung yun ang hinahanap mo. Ito, may wow factor sa interior talaga. Ang laki ng improvement, lalo na itong manibela, ang sarap niyang hawakan. Ano siya, parehas na rin siya nung nasa Navara Pro 4X, yung manibela niya. Engine power, braking, wala kang problema. Yung shifting, wala lang. Parang hindi nga nagsishift halos eh. Kasi kayang-kaya, malakas yung torque niya. Engine noise din, sobrang minimal lang eh. Hindi mo masyadong ano eh, mapapansin. Hindi mo siya actually masyadong papansinin. Lalo na kung nakaradyo ka pa. Isa pa sa mga nagustuhan naming mga features nitong sasakyan na to, meron na siyang Type-C na charging. So yung charger mo, kunwari Type-C, kasi nauso ngayon eh, hindi na yung mga USB-USB, Type-C na talaga ngayon. Sa bagay, USB pa rin, pero Type-C na. So yan, meron na siya ditong saksakan ng Type-C, tapos meron siyang wireless charging, yun yung nagustuhan ko. Kasi yung cellphone ko, papatong ko na lang dito, automatic nang magcha-charge, hindi mo na kailangan ng wire. Napakagandang addition din ng TV dun sa second row. So kung meron kang mga Junakis na gustong manood, oh, eh merong TV dyan. Kunwari may hinihintay kayo, pwedeng manood. Pero yun lang, pag umaandar, mas mainam na wag. Kasi baka mahilo at sumuka. Nako, maglilinis kayo na sa sasakyan kung wala sa oras. Etong unit na gamit natin ngayon, 4x4 to. Pero syempre, hindi naman natin siya gagamitin na i-offroading natin. Pero itong dinadaanan namin, dahil marami dito sa highway ng Cavite ngayon ay ginagawa. So uneven talaga yung mga roads ngayon. Eto, okay na tong, eto na lang dito natin te-testingin sa highway. Ayan, highway driving lang tayo ngayon. At syempre, naka two-wheel drive lang tayo. Kasi yun lang naman ang kailangan natin. Napakadali na rin itong dalhin sa mga tight spaces at iparada sa mga tight spaces. Dahil meron tong kasama na 360 cam. So kahit malaki tong sasakyan na to, feeling mo na alanganin ka. Hindi! Kasi nga, makikita mo lahat ng sulok ng sasakyan na to. Makikita mo kung may tatamaan at meron din siyang mga alarms. Kaya alam mo, pag malapit ka na, ayan. Para doon sa mga nagtatanong dyan. Siyempre kasi, pag tinignan mo Terra, bulky talaga eh. Ganun, macho talaga siya. Bruce kung yung tingnan. Yun ang kinaganda at kinagusto ko dito sa sasakyan na to. Pero, nandun din yung syempre kung mahihirapan ka ba na dalhin to. Ito na nga ang kasagutan. Maraming camera. Kung kailangan talaga ng pamilya mo ng 7-seater, kailangan nyo ng maluwag, komportable, magandang option din tong Nissan Terra. I-test drive nyo na kasi itong ating pre-release unit ay magiging test drive units na ng Nissan. Kaya yun, pumunta ka na lang sa paborito mo o pinakamalapit na Nissan sa inyo at testingin nyo tong bagong Nissan Terra. 4x4 nga pala itong sasakyan na to. Itong VL top of the line 4x4 ang gamit natin ngayon. So kung kailangan mo mag-offroad, pwedeng-pwede to kasi meron tong 4-wheel drive at meron din siyang diff-lock. So kung kailangan mo talaga ng hardcore, eh pwede rin tong pang hardcore off-roading. Wow! Pero kung ako, hindi ko to i-offroad. parang masasaktan yung kalooban ko dun eh. Baka mamaya magkaroon lang ng konting guhit sa gilid eh, maiyak na ako. Pero in case lang na kailangan mo or mahilig ka talaga sa 4x4 at gusto mong isama pamilya mo, o pwede pa rin to. Ang galing niya kasi paakyat talaga tayo ngayon eh. Nasa Silang na ba to? Silang na to, di ba? Oo. Nasa Silang na tayo, paakyat ng paakyat na yung kalsada dito. Pero easing-easy lang sa kanya, konting diin mo lang sa silinyador, talagang humahataw siya. Ramdam namin yan kasi pagka ang gamit namin eh maliliit na makina eh talagang mararamdaman mo yung hirap dito. Yung medyo may galit yung makina talaga dito sa mga parts na ganito eh. Malapit na kami ngayon sa Hacienda Mall. So
Sana nag-enjoy kayo sa episode namin ngayon. Sana may natutunan din kayo. Oh, next video na! RIT, Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.